Kamusta mga tropa? Anong balita? And today's topic, let's talk all about Fushigi Yuugi anime TV series. Kung isa ka sa nakasubaybay at naging paborito ang anime TV series na ito, malamang kilalang kilala mo sila. Sila ang mga pangunahing karakter dito. Well, ako sa totoo lang, kahit hindi ko man ito masyadong nasubaybayan, alam ko naman na marami rin sa inyo ang nahumaling sa anime TV series na ito. Kaya naman gusto ko rin talakayin ang topic na ito para sa inyo. Kung ikukumpara ang karamihan sa mga kabataang babae ngayon at noon, syempre, malaki ang pagkakaiba. Ngayon, kung ang kinahuhumalingan at bukang bibig nila ay mga K-pop artists o di kaya'y K-pop groups katulad ng mga ito, pati na rin sa Korean TV series. Noon naman syempre, anime ang kinahuhumalingan ng marami sa amin. At isa na nga dito ang Fushigi Yuugi. Sa katunayan nga, masasabing fan ka ng Fushigi Yuugi kung meron ka ng mga ito. Well, hindi lang naman sa Fushigi Yuugi ka makakakita ng mga katulad nito, maging sa iba't ibang anime na sumikat noon. At ang pinakapopular nga sa amin noon ay ang text. Sigurado ako na nasabihan ka ng nanay mo ng ganitong linya noon. Okay mga tropa, back to the topic. Unang inilabas ang Fushigi Yuugi o kilala rin bilang Fushigi Yuugi The Mysterious Play bilang manga series. Tumakbo ito simula noong May 1992 hanggang July 1996 at nagkaroon nito ng 18 volumes. Ang sumulat at nag-illustrate nito ay si Yu Watase. Unang ipinalabas ang anime TV series version nito simula noong April 6, 1995 hanggang March 28, 1996 sa TV Tokyo at nagkaroon nito ng 52 episodes. Pagkatapos nito ay naglabas sila ng OVA o Original Video Animation. Nagkaroon din ito ng isang nobela, isa pang OVA at dalawa pang manga series. Ang pinakahuling manga series ay may titulong Fushigi Yuugi Byaku Senki at sa kasalukuyan ay ongoing pa rin ang istorya nito. Naipalabas naman sa ating bansa ang anime TV series Tagalog dub sa GMA 7 simula noong March 24, year 2000. Atin namang pag-usapan ang ilang mga pangunahing karakter dito. Unahin na natin syempre ang pinakabida sa istorya. Siya si Miyaka Yuki, isa siyang ordinary 15-year-old junior high school student. Siya ang tagapangalaga ng Susaku. Nung una, kaya siya pumayag na maging tagapangalaga nito ay upang mapagbigyan ang kanyang kahilingan na magkasama muli sila ng kanyang best friend na si Julie sa isang eskwelahan na in love si Miyaka kay Tamahome. Ito ang nakapag-motivate sa kanya upang hanapin at pagsamasamahin ang pitong tagapagtanggol ng Susaku. At kapag napagsamasama niya na ang mga ito, ay magagawa na niyang mapalabas ang Susaku Seikon. Mabait at palakaibigan siya. Minsan ay padalos-dalos kumilos at medyo may pagkapasaway siya. Ngunit napaka mapagmahal niya sa mga kahinaan niya. Nangunguna dito ay ang pagkain. Madalas ay nasa isip niya ito at gusto niya lahat ng klase ng pagkain. Siya si Tamahome, ang isa sa pito na tagapagtanggol ng Susaku. Masasabing siya ang pinakamalakas na tagapagtanggol ng Susaku. Bihasa siya sa iba't ibang uri ng pakikipaglaban. Una niyang nakita si Miyaka nung iligtas niya ito sa mga mangangalakal. Tumutulong si Tamahome sa mga nangangailangan kapalit ng salapi. Ginagawa niya kasi ito upang makatulong sa kanyang pamilya. Ilan sa kanyang mga katangian ay ang pagiging masayahin. Minsan naman ay nagiging seryoso at palabiro. Pero sa totoo lang, may pagkamahiyain siya at magaling magtago ng kanyang totoong emosyon. Siya naman si Hotohore, ang ika-apat na emperor ng Konan. Isa rin siya sa tagapagtanggol ng Susaku. Bihasa siya sa paghawak ng espada at mahusay rin sa iba't ibang martial arts. Simula pa lang kasi, nung pagkabata niya ay nagsasanay na ito. Nung una pa lang niya makita si Miyaka ay na-inlove na siya sa kanya. Nang dahil dito ay naging karibal niya si Tamahome kay Miyaka.
Pero kalaunan ay sumuko na rin siya sapagkat na-realize niya na ang tanging nasa puso ni Miyaka ay si Tamahome. Tahimik, seryoso at istrikto siya bilang isang emperor ng Conan. Pero sa totoo lang ay napaka-friendly, peace-loving at napakabait niyang tao. Siya si Noriko. Noong una ay nagdi-disguise siya bilang si Kang Lin o Kurin. Si Kurin ay ang kanyang nakababatang kapatid na yumaon na sa murang edad pa lamang. Ginagawa niya ang pagdi-disguise upang manatili ang alaala ng kanyang nakababatang kapatid. May pagkasiloso at madali siyang magalit. Sa kabila nga ng pagdi-disguise niya ay parabang pinangatawanan niya na ito. Bilang babae, nung una ay nagkagusto siya kay Hotohore at bilang lalaki naman ay nagkagusto siya kay Miyaka. Nung una ay pinagseselosan niya si Miyaka nang dahil sa binibigay na atensyon ni Hotohore sa kanya. Pero kinalauna naman ay naging mabuting magkaibigan silang dalawa at gayon din si Tamahome. Hanggang isang araw ay tinigil na niya ang kanyang pagdi-disguise. Inamin niya rin kay Tamahome na gusto niya si Miyaka higit pa sa isang kaibigan. Siya si Chichiri, isang monghe. Nagsanay siya ng ilang taon sa ilalim ni Taitsukon. Bukod sa kanyang armas ay gumagamit din siya ng iba't ibang salamangka sa pakikipaglaban. Siya ang pinakamatanda at wais sa lahat ng tagapagtanggol ng Susaku. Bilang nakatatanda ay siya ang gumagabay sa mga ito. Siya naman si Tasuke, dati niyang pinamumunuan ang isang grupo ng mga bandido. Hilig niya ang makipagbiruan kina Noriko, Tamahome at Chichiri. Ang pangunahing sandata niya ay tinatawag na Flame Throwing Tessen at Iron Fan. Nang mag-upgrade ang Iron Fan, tinawag niya na itong Diamond Fan. Ang teknik naman na kanyang ginagamit ay Reka Shinen. May pagkapranka, inosente at palaging nasasangkot sa away. Ngunit alam naman niya kung paano ilulugar ang sarili. Siya si Mitsukaki. Siya ang nagsisilbing manggagamot sa mga tagapagtanggol ng Susaku at isa rin siya sa mga ito. Mahinhin magsalita at siya ang pinakaseryoso sa grupo. Hindi man siya ganung kalakas sa pakikipaglaban, maaasahan naman siya ng kanyang mga kasama pagdating sa pagpapahilom ng kanilang sugat o kung may ma-injure man sa kanila. Siya naman si Chiriko, ang pinakabata at henyo sa grupo. Maliban sa pagiging henyo, meron pa siyang isang kakayahan. At ito ay ang paggamit ng dahon. Pinapasipol niya ito para atakihin kung sino man ang kanyang kalaban. Malapit siya kay Tasuke at itinuring niya na ito na parang tunay na kapatid. Siya si Yui Hongo o Julie sa Philippine version. Siya ang tagapangalaga ng seryo. Matalino at mature na ang pag-iisip. Siya ang best friend ni Miyaka. Sa pagsisimula ng istorya, aksidenteng nakapasok sa mahiwagan libro sina Miyaka at Julie. At may title ito na Ang Apat na Tagapangalaga ng Langit at Lupa. Kaagad nakabalik si Julie sa real world at naiwan naman si Miyaka doon. Pagkatapos nito ay si Julie na ang nagpatuloy sa pagbabasa ng libro. Sa pagpapatuloy ng kwento ay muli siyang nakabalik sa libro. At dito na nga nangyari ang hindi inaasahan. To make the long story short, nakilala niya dito si Nakago na sumagip sa kanya. At pagkatapos nga nito ay nilason ni Nakago ang pag-iisip ni Julie upang kamuhian niya si Miyaka. Nagkagusto rin si Julie kay Tamahome nang makilala niya ito. Siya si Tomo, isa sa mga kontrabida, isa sa tagapagtanggol ng seryo, isa siyang illusionist at performer, sadista at napakalupit ang ilan sa kanyang mga katangian. Siya ang pinagkakatiwala ang kakampi ni Nakago. Since isa nga siyang illusionist, ginagamit niya rin ito sa pakikipaglaban at gumagamit din siya ng hipnotismo. Siya si Ashitari, isang werewolf, isa rin sa alagad ni Nakago. Lumalabas siya sa mga circus shows, malakas at napakabangis. Saan man siya pumunta ay pinangingilagan siya ng mga tao dahil na rin nga sa isa siyang werewolf. Kaya naman naging ganun din siya sa mga tao, kinamuhian din niya ang mga ito. Siya rin ang nagsisilbing assassin ni Nakago. At siya si Nakago ang pinaka-kontrabida, ang leader ng tagapagtanggol ng seryo. Masasabing siya ang pinakamalakas na tagapagtanggol, mapasusako man o seryo.
sa dami kasi ng kanyang pambihirang kakayahan tulad ng chi, psychokinesis, at nakakagawa rin siya ng fire energy blast. Mahusay din siyang gumamit ng latigo at espada. Siya rin ang highest ranking general ng Koto's army. Magaling siyang magmanipula ng mga tao. Plano niyang sakupin ang kanilang mundo upang siya ang maghari dito. At nung malaman niya ang tungkol sa real world, ay plinano na rin niya itong sakupin. So yun na nga mga tropa, sila ang ilan sa mga pangunahing karakter sa Fushigi Yuugi anime TV series. Alam ko na meron pa akong hindi nabanggit. Kayo ba mga tropa, sino pa bang karakter ang natatandaan nyo at ano ba ang naging papel nila sa serye? I-share nyo naman, i-comment nyo lang sa ibaba. Pag-usapan naman natin ang pinaka-plot nito. Ang serye ay nakafocus sa dalawang estudyanteng babae na sina Miyaka at Julie, pati na rin sa iba't iba nilang pagsubok. Isang araw, habang silang dalawa ay nasa library, nakita nila ang isang mahiwagang libro na may titulong Ang Apat na Tagapangalaga ng Langit at Lupa. Habang binabasa nila ito, ay napunta sila sa loob ng libro at pagkatapos nito ay napadpad sila sa sinaunang lugar sa China. Hindi nagtagal ang pananatili ni Julie sa lugar na iyon at muli siyang nakabalik sa real world. Naiwan naman si Miyaka at nahirang bilang tagapangalaga ng Susaku. Ang Susaku ay isa sa apat na tagapangalaga ng langit at lupa. Pinoprotektahan niya ang imperyo ng Conan. Ang tatlo pang tagapangalaga ng langit at lupa ay ang mga sumusunod. Si Genbu ang tagapangalaga ng Hokan Empire. Si Seryo naman ang tagapangalaga ng Koto Empire. At si Byaku ang tagapangalaga ng Sairo Empire. Bumalik tayo kay Miyaka. Ayon sa istorya ay kapalaran niya na tipunin ang pitong tagapagtanggol ng Susaku upang magkaroon ng tatlong kahilingan. Sa pananatili ni Miyaka sa lugar na iyon ay nakilala niya si Tamahome at na-inlove siya dito. At ganun din naman si Tamahome sa kanya. Nung una, gustong gamitin ni Miyaka ang isang kahilingan na makapasok sa gusto niyang eskwelahan. Sa pagpapatuloy ng istorya, ang naging focus na niya ay gumawa ng paraan at kung paano niya makakasama si Tamahome. Nakasama muli sa kwento sa libro si Julie nang subukan niyang tulungan makabalik si Miyaka sa real world. Siya ang naging tagapangalaga ng seryo. Pag-usapan naman natin ang summary ng pinaka-ending nito. Ito ang huling pagtutuos sa pagitan ni Tamahome at Nakago. Bagaman nanumbalik na ang kapangyarihan ni Tamahome sa tulong ng Susaku, no match pa rin siya kay Nakago. At kahit pa magsanib-persa ang kapangyarihan ni Miyaka at ang mga tagapagtanggol, ay wala pa rin epekto ito kay Nakago. Ang pinakahuling hakbang na ginawa ni Miyaka ay isara ang kapangyarihan ng seryo gamit ang kapangyarihan ng Susaku. Dahil sa ginawang iyon ni Miyaka, nagresulta ito ng pagkawala lahat ng kapangyarihan ni Nakago. At kasabay nito ang huling pag-atake ni Tamahome. Sinuntok niya si Nakago sa dibdib at tumagos ito. Pagkatapos ng pagkatalo ni Nakago, nag-flashback ang kanyang mapait na nakaraan, ang pagluluklok sa kanya sa kapangyarihan, at ang kanyang planong paghihiganti. Sa sandali ding iyon ay natalo na nila lahat ang mga kalaban. Kaya naman, sinabihan nila si Miyaka na gamitin na niya ang huling kahilingan. At ito ay para manatiling magkasama silang dalawa ni Tamahome. Gayunpaman, ang kanyang naging huling kahilingan ay ang kapayapaan at katahimikan ng mundo. Na isakatuparan na ni Miyaka ang kanyang misyon at nagpaalam na siya sa kanyang mga kaibigan. At syempre, ang kanyang final kiss kay Tamahome. Pagkalipas ng ilang araw, nadiskubre niya ang isang liham na iniwan sa kanya ni Tamahome. At ang laman ng liham na ito ay ang kanyang pangako na mamahalin si Miyaka magpakailanpaman. At ang kagustuhan niya muling makita ito. Parehong nakapasa si Miyaka at Julie sa kanilang entrance exams para sa eskwelahan na kanilang papasukan. At isang araw, isinama ni Keisuke ang dalawa patungo sa isang lalaki. At napag-alaman nila na ito pala si Tamahome. Ipinakita niya kay Miyaka ang suot-suot niyang wedding ring. Nagtapos ang istorya habang umiiyak si Miyaka dahil sa sobrang kaligayahan. Please comment down below mga tropa kung may additional info at correction kayo sa episode natin ngayon. So yun na nga mga tropa, hanggang dito na lang. Kung may topic kayo na gustong i-suggest upang talakayin sa mga susunod na ipapublish ko na videos, magkomento lang kayo sa may comment section.
At kung natripan nyo mga tropa ang content na katulad nito, please subscribe to my channel. Pwede rin kayong mag-like at mag-dislike. See you next time. This is Matsuki Mats, signing out.